'cause you're my forever, you're my reality. You're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly. And I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you and I'd say I do for the rest of my life. With all kasi I've known Cindy since college kasi best friend ko siya since college, and then si Migs of course nung naging sila na. So I'm gonna talk about Cindy muna. Cindy, I think Cindy is a whole package. When I say she's a whole package, she's beautiful inside and out. So when I say she's beautiful inside and out, she has this tendency to put everyone around her first before herself. Migs, on the other hand, is, I think, complements Cindy. I don't think I need any other word for that. I think they complement each other, which is nice. I think that's the reason why tumatagal sila and compatible sila. It's because they complement each other. Ang wish ko lang for the both of you is to not stop choosing each other. Kasi I think at the end of the day, when you have this goal to keep choosing each other, walang adversities in life or walang challenges in your relationship na hindi nyo malalagpasan. When you have this goal to always choose your partner at the end of the day, wala kayong hindi malalagpasan na challenges that comes your way. Everything else becomes a background noise. So
So yeah, I wish you all the best, and I love you both. I'm always here for the both of you. I'm very happy for the both of you. Ayun, si Mimi tsaka si Cindy, sobrang parang magtropa lang silang magjowa. Tapos, umpisa pa lang nila, nakita ko na kung paano sila. Hanggang ngayon, hindi nagbabago yung kaswitan nila sa isa't isa. Yun, di ko alam kung paano i-describe yung relationship nila. Pero, so nakikita ko kasi, sobrang cool. Tapos, kahit na magjowa sila, andyan pa rin yung pagkakaibigan nila. Hindi yung nawawala. Siguro yung advice na mabibigay namin, ituloy lang nila yun. Oo, kasi sa aming lahat, parang sila yung may pinaka-perfect na relationship kung paano mag-work yung isang relationship. Kaya sobrang happy kami na finally. Sabay pa. So ayun, I love you both and we love you guys. And alam na kung saan tutuloy ito. Oo, alam na. Excited na rin kami kung saan ito kung saan ito magaganap or what. Pero, yun nga, mas na-excite ako kasi, syempre, yung mga effort ni Miggy dati pa lang para matanggap siya ng family ni Cindy. Hindi ganun kadali yun, and sobrang hirap. Kaya, happy kami para sa kanila. Yes, love you! Love you guys! Congrats! Congrats! Si Love Cindy at saka si Loves Miggy ay super sweet. Kahit na 5 years. True. Five years pero sobrang sweet pa rin nila. Tsaka maasikaso kasi si Love Cindy. Tapos parang kasi gentleman si Miggy. Tag ito, nagkakaintindihan talaga sila mabuti. Na nag-uusap sila, ganyan. Perfect couple. Advice ko, yun, stay sweet at tsaka alagaan nyo yung isa't isa. Kasi bagay kayo. Ayun, si Miggy, best friend ko since college. More than 10 years na kami magkasama. So, nasubaybayan ko lahat ng naging ni Miggy sumula nung college kami. Ngayon ko nakita talaga na sabi niya, Loves, si Cindy na to, sabi niya. Sabi for real. For real, sabi niya. Sabi ko, oo, Loves, si Cindy na yan. Kasi, ganun talaga. Oo, yun talaga pagkakasabi ko kasi the way na nakikita ko si Cindy kung paano kay Loves at paano si Loves kay Cindy. Sobrang perfect nila. Sa 5 taon nila, wala silang parang nodal moment. Yung parang laging happy, tapos andun yung care, hindi nawawala. Kasi nagkakaintindihan nga kasi pag tumatagal kasi minsan nababawasan yung sweetness, mababawasan yung mga surprise. Pero sa kanila bilang couple, never nawala yun. Kaya very much sure ako na talagang sila na yung pang forever. True. Sobra. Yung wish ko sa kanila, syempre maging happy sila sa buong relationship nila, sa lifetime relationship nila. Sobrang mag-care lang sila sa isa't isa, mahalin lang nila yung isa't isa, at walang kahit sinong pwedeng makasira ng relationship nila. Tsaka nandito lang tayo. Naka-support lang ako lagi kami. Always. Parang bilang, parang kapatid na. Dahil best friend ko si Miggy. Punta kami sa inyo, lagi. Oo. Whatever happens. Yeah. I'm here. Yeah. We're here. Yeah. 5 years na sila. Nandun pa rin talaga yung, ano bang tawag doon? Yung Sweetness. Kilig. Yung kilig. Grabe. Pag kasama namin sila, parang, 5 years na to. Oo, 5 years na pala sila. Very, nila. Yeah. Tapos, message. Message namin na sige, love. Sige mo na. Stay strong sa mga pagsubok na darating pa sa inyo. And sana parang stay nyo lang kung paano kayo ngayon hanggang sa tumanda kayo. Kasi sobrang nakaka-inspire kayo pag nakikita namin kayo, ganyan. Mm-mm. Sa tagal nyo. Oo, sa tagal din. Parang sana meron din akong ganyang sana love life. Sana all, diba? Tapos, wish namin sa inyo. Yes, wish namin na tumatag kayo sa lahat ng pagsubok na darating. Saka, syempre, yung happiness, lagi nyong i-keep yun forever, ganun. Tapos, ako sure ako na magiging great parents kayo. Kasi kay Moji pa lang, kahit saka kay Michi, sobrang sobrang alaga na kayo. Yun. Mm-hmm. Sobrang mahal na mahal namin kayo, love. Love you!
ako yung kapatid ni Kuya Miggy at ang masasabi ko sa kanya is, hindi man siya totoong lalaki. Masasabi ko na kung gaano siya mag-effort, gaano siya mag-alaga kay Ate Cindy. Mas lalaki pa yun sa mga totoong lalaki ngayon. At proud ako sa kanya dahil nga ganun siya. Tapos, kay Ate Cindy naman, ang masasabi ko sa kanya is, siya yung klase ng babae na gugustuhin mo talaga mapangasawa. Mabait, maalaga, maganda din. Tapos, ayun nga, complete package. Sobrang bait. Tapos, ang message ko sa kanila is, sana mas maging healthy pa yung relationship nila kasi kasama nila ako sa bayan, nakikita ko kung gaano sila ka-healthy, gaano sila kasaya. Sana magtuloy-tuloy yon. And kung sa wish naman, ang wish ko lang sa kanila is kung magkakaroon sila ng pamilya na pamilya talaga na nila, eh sana magtuloy-tuloy yung healthy relationship at sana lahat ng pinaghihirapan nila ngayon ay magbunga na. Yung plano ko talaga, actually matagal na eh nung magsasargaw kami. Magsasargaw kaming buong barkada, doon ako magpo-propose. Kaso hindi dumating yung singsing, nasa ibang bansa pa. So tumagal. So yun, lahat ang dami kong ding kinunsaba para rin matuloy ko. So ito talaga, dito ko talaga ginustong matuloy. Kahit di sila tumatanggap ng hindi sila nag-ooperate dahil sa ECQ, tinuloy ko. Inantay ko ng inantay. Wala, feeling ko wala kasi ang alam niya ang magpo-propose yung isa kong kaibigan eh. So pag every time may nababanggit about proposal, wala lang sa kanya. Actually, tinulungan niya pa ako magplano sa iba kasi ang alam niya para sa kaibigan namin. Sobra akong kinakabahan. Alam ko naman na magiging okay lahat, pero parang normal siguro talaga nakakabahan ka. Sobra akong kinakabahan, mula pag-gising ko pa lang. Ako iniisip ko, excited ako kasi nga ang buong alam ko, yung friend namin yung may engage. So ako sana maiyak siya, feeling ko ako rin iiyak. So nagkatotoo, ako talaga yung umiyak. Nag-ugly cry ako. Hindi ko naisip na ako yung ma-engage. Na weird out lang ako na akala ko ba si ano yung dadaan dito? Bakit kami? Tapos bakit kami yung sa ibang entrance pumasok? So na weirdohan lang ako pero iniisip ko baka yun yung plan. So as wala talaga akong idea. Nung lumuhod siya, alis na. Sabi ko demonyo siya. Well, nagulat ako. Though napag-uusapan na namin to. Parang hindi ko lang in-expect na this soon. Tapos, ewan ko, sobrang iyak-tawa, literal na iyak-tawa. And super saya ko. Ako siguro, gusto ko lang magpasalamat sa lahat-lahat ng ginagawa mo para sa akin, sa pag-aalaga mo sa akin. Tapos, actually, iniisip ko kasi kung sa speech ko ba ito sasabihin, pero ayoko kasi mag-speech. So, ayun, gusto ko, yun lang talaga yung gusto ko, magpasalamat sa'yo sa pagmamahal, sa alaga. So, magkakaroon pa tayo ng mahabang panahon na magkasama. Masayang magkasama. So, yun. Ang message ko naman kay Miggy Bells, forever akong grateful for taking care of me, for treating me like a princess, a queen. Alam mo yun, never, walang araw na hindi mo pinaramdam kung gano'n ako ka-special. And for that, syempre forever akong babawi sa alaga, sa luto, sa pag-braid sa'yo. And I love you. I love you so much.